Huwag kalimutan. Mag-subscribe. Maraming salamat po. Hello po, ako po si Tutor Sunny at ngayon ay isosolve natin ang square 1. Itong square 1, meron siyang tatlong layer. Isa, dalawa, tatlo. Okay? Tapos, meron siyang walong corners o kanto. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Okay? Tapos, meron din siyang walong edges o gilid. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Okay? Ngayon, ang kulay niya, gagawin natin sa harapan, pula, sa kanan, green. So, ang katapat ng pula, syempre, orange. Ang katapat ng green ay blue. At yellow na sa ibabaw, ang nasa ilalim ay puti. Kapag ang pula ay nasa harapan at ang green o verde ay nasa kanan, yung dilaw, nasa taas yun. Okay? So, yun lang ang tatandaan natin. Tapos, ang notation niya ay hindi pareho sa regular 3x3 na Rubik's Cube. Okay? Hindi siya gumagamit ng letra. Ang ginagamit niya ay mga numero. Okay? So, gumagamit siya ng negative sign para sa counterclockwise o pabaliktad na pihit. Tapos, gumagamit siya ng slash. Okay? Yung slash is dalawang pihit o 180 degrees. Okay? Tapos, gumagamit siya ng numero, isang pares na numero sa loob ng open close parenthesis, tapos hinihiwalay ng kuwit, okay, o kama. Okay, so ito, okay, bawat pihit niya ay 30 degrees. Yan, 30 degrees yan, okay, dito nyo itatapat sa guhit na to. Okay, etong middle layer na to, ito lang yung guhit niya eh. Kaya dito nyo lang talaga dapat itatapat para mapihit nyo. Okay? So, 30 degrees yan. Tapos, plus 30, bale 90 degrees na. Plus 30, 120 degrees. Plus 30, di 60 yun. So, 120 plus 60, di 180 degrees. Plus 30, 210 degrees. Plus 30, di 60 yun. Di 270 degrees. Plus 30 uli, 300 degrees. Plus 60 degrees, 360 degrees. So, isang ikot, 360 degrees siya. Okay? So, ang sample ng, ano niya, ng notation niya, kapag yung unang number, okay, ang ibig sabihin nun, para sa taas. Yung pangalawang number niya, para sa baba yun. Okay? Halimbawa, nagbigay siya ng number na, sa loob ng parenthesis to, nagbigay siya ng number na 1, tapos kuwit, tapos 3. Ibig sabihin nun, ito yung 1. Okay? Isang pihit. Tapos 3. 1, 2, 3. Okay? So, yan ang 1 at saka 3. Ngayon, kapag gumamit naman siya ng negative sign, ibig sabihin paatras. So, halimbawa, negative 1 at saka negative 3. So, paatras naman siya, pabaliktad o counterclockwise. So, ito yung negative 1. Tapos, ito naman yung negative 3. 1, 2, 3. So, yan ang negative 3. Okay? Tapos, ang slash naman, ganito ang slash, bale dalawang pihit siya. Bawat pihit ay 90 degrees, bale 180 degrees. So, isa, dalawa. Okay? So, yung pula, nasa likod. Okay? So, balik natin. Isa, dalawa. So, slash yun. Yung slash kasi, pwedeng forward slash, pwedeng back slash. Yung ginawa natin kanina, forward slash yun. Ganito naman ang back slash. 1, 2. So, 180 degrees. Ganun din ang epekto. Pula rin ang nasa likod. Okay? So, 1, 2. Pero hindi na tayo gagamit ng backslash. Puro forward slash na lang ang gagamitin natin para mas simple. Okay? Tapos, imbis na forward slash ang sasabihin ko, slash na lang para shortcut. Okay? So, ano pa ba? Tapos, ang gagawin natin, guguluhin muna natin to. Pag nagulo na siya, ang unang bubuuin natin ay yung horseshoe. Para siyang horseshoe.
Ibig sabihin, yung walong edges o yung walong gilid, pagtatabi-tabihin natin, tapos meron siyang dalawang corners dito. Kaya ang itsura niya para siyang horseshoe. Ang mangyayari naman sa ilalim, ay magkakaroon ng anim na corners na magkakatabi. So magmumukha siyang bulaklak. Okay? Para siyang flower pattern na bale. Okay? Bulaklak na. So yun ang unang gagawin natin. Pagkatapos nun, pag nagawa na yon yung parang horseshoe na yon at saka yung bulaklak dito, ang mangyayari, ang gagawin natin, ibabalik natin siya sa cube. Okay? Pag nagbalik na natin siya sa cube na ganito, kailangan yung apat na corners niya, i-orient natin. Kasi minsan, so sa ibabaw, gagawin natin dilaw. So mangyayari, may puti dito. So kailangan, yung dilaw niya nasa ilalim, kailangan i-orient natin. Ilagay natin sa ibabaw. Okay? Yung corners muna. O yung kanto. Pagkatapos, i-orient naman natin susunod yung apat na edges naman. Kasi yung apat na edges, minsan yung dilaw nasa ilalim. So, kailangan i-orient natin, ilagay natin sa ibabaw. Kasi yung nasa ibabaw, yun yung dilaw natin. Pag natapos na yon, ang gagawin natin ay yung permutation naman ng corners o kanto. Okay? Ibig sabihin, kailangan magkaroon siya ng isang pares. Halimbawa, ito, isang pares na pula. Pula-pula. Okay? Sa isang side, may isang pares na pula. Tapos, dito sa isang side, may pares na green. Sa isang side, may pares na orange. Sa isang side, may pares na blue. Kailangan pares-pares siya. Hindi pwedeng nandito yung blue, tapos nandito yung red. So, kailangan ipagpalit. Okay? Kailangan i-permutate. Kailangan ilagay sa tamang pwesto. Okay? Yun yung permutation. Pagkatapos, pag na-permutate na yung corners ng ibabaw na layer at saka na yung ibabang layer, ang susunod na gagawin ay ipapermutate naman yung mga edges. Okay? So, yung edges, kailangan kung pula yung corners niya, kailangan pula din siya. Hindi pwedeng pula to, tapos green ang nandito. Tapos yung pula naman nandito. So, kailangan iswap yun. Kailangan ipagpalit. Okay? Kailangan ipermutate. Yun ang permutation. Okay? Pagkatapos, pag nagawa na yan, okay na siya, okay na yung top at okay na yung bottom layer o yung ibabang layer. Minsan, itong middle layer ay baligtad. Ito. Malalaman mong baligtad yan, nakaganyan, kasi nakausli. Pag nakausli yan, baligtad yan. So, may algorithm din para doon. Minsan naman, itong lahat, okay, lahat ng side, tapos na. Yung mga edge pieces, nagawa na lahat, pati yung corners. Dito sa baba, lahat ng corners niya, itong apat na corners, tapos na. Merong dalawang edge pieces ang baligtad. So, pag ganun, hindi mo mabubuo yan. Kasi pag ito, itinama mo, yung sa taas naman ang babaligtad. Yung sa taas, pag tinama mo, yung sa baba naman ang babaligtad. So, hindi ka matatapos. So, tapos ito, baligtad din. Meron naman, hindi ito baligtad, pero ito, baligtad. Okay? Yung isang pares lang ang baligtad. Pag ganon, pare din na ang tawag doon. So, may napakahabang algorithm para doon. Labing tatlong pares na numero ang algorithm doon para mabuo. Okay? So, mamaya, malalaman nyo kung anong ibig ko sabihin pag ginawa na natin. Okay? Okay, ngayon, guguluhin na natin para masolve na natin. Ngayon, solve na natin siya. Kailangan magmukha siyang horseshoe. So, walong edges, kailangan magkakatabi, tapos may dalawang corners. Okay? Pag nagawa natin yon, automatic, yung ilalim, magmumukha siyang bulaklak. Bale, anim na corners lahat. Bawat corners magmumukhang petal. Okay? So, buuin na natin. So, ito yung pinakamahirap dito, yung nagmumukhang letter L na ganyan. Okay? Ayan, L. O, inverted L. So, yan yung medyo mahirap ayusin. Pero, kaya naman. Basta mag-practice lang po. So, taas natin to. Okay, may tatlo tayo, pero maaring mabago pa yan. Okay. Ayan. One, two, three, four. Okay, ayan.
Tapos, baba natin to. Tapos, ganito. Okay, ito yung L eh. So, baliktad natin. Yan. 1, 2, 3, 4. Ito yung guhit. Ito yung L. Taas natin. Yan. Nag-form siya ng line para dito. Ikot natin ganyan. Tapos, tingin natin sa ilalim. Yan. Tapos, ikot. Okay. Ito, guhit. Ito siya. Okay. Kailangan itaas to. Ayan. Okay. So, horseshoe na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na edges o gilid na magkakatabi at may dalawang corners. Kaya mukha na siyang horseshoe. Kapag nagawa niyo itong horseshoe sa ibabaw, automatic ang sa ilalim ay para na siyang bulaklak. Yung 6 na corners magkakatabi na bawat isa ay parang petal. Okay? So, mukha na siyang bulaklak. Maski na magkakaiba yung kulay, okay lang po. Ganun din dito. Ang importante, yung shape niya. Horseshoe at saka bulaklak. Okay? Pagkatapos dito, gagawin na natin siyang cube. So, para magawa natin siya ng cube o maging cube, itong horseshoe, so nakaharap doon, tapos, ipapantay nyo lang dito sa gitna. Okay? Para mapihit natin. Ito yung gitna. Oh. Kasi yung middle layer naman, isang guhit lang eh. So, ipapantay nyo dyan para mapihit. Okay? Yan. Tapos, sundin nyo lang yung algorithm lang dyan. Slash. Ibig sabihin, dalawang pihit. Isa, dalawa. Okay? Tapos, negative 2, bale paatras. Isa, dalawa. Tapos, negative 4, paatras din. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos, slash, bale dalawang pihit. Isa, dalawa. Okay? Tapos, negative 1, paatras. Negative 2, isa, dalawa, slash uli, dalawang pihit. Tapos, negative 3, isa, dalawa, tatlo. Ito, negative 3 din, paatras. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, pihit uli, bale dalawang pihit. Isa, dalawa. Ayan po. Okay? So, hindi siya totally mukhang cube kasi ito baligtad. Pero, ang importante, ito, square na siya. At saka itong nasa ilalim. Okay? Ngayon, gagawin na natin yung apat na corners. Yung orientation ng apat na corners. Okay? So, gaya ng sabi ko, kailangan ang nasa ibabaw ay dilaw. So, yung dilaw niya nasa ilalim. Kailangan itaas natin. Since magkatabi na tong dilaw na to, ikot na lang natin dito. Tapos, yung dalawang dilaw dito, ikot natin sa kanan, lipat natin. Para pag inangat natin to, nandito na siya. Okay? Pero, kailangan iusog nyo muna to ng konti. Okay? Kailangan usog ng konti. Kasi kung hindi nyo iuusog ng konti, ang mangyayari pag inakyat natin to, hindi siya square. Okay? Kaya dapat konting usog o 30 degrees, isang pihit, bago iangat to. Okay? Ayan na siya. Okay? Ngayon, gagawin naman natin yung orientation ng edge pieces. Okay? O yung gilid. So, ito puti, 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 kailangan dilaw yan. Yung dilaw niya nandito sa ilalim. So, isa-isa ang gawa dyan. So, unahin natin yung kanan. Dapat nasa kanan nakapwesto. Ito nasa kanan din. Bale, magkatapat sila. Okay? So, dito sa kanan maaayos. Isa-isa. At sundin nyo lang tong algorithm. Okay? 1, 0. Ibig sabihin, wala akong gagalawin dyan. Tapos, slash. Dalawang pihit. Isa, dalawa. Okay? Pagkatapos, okay? 0, wala akong gagalawin dyan. Negative 3, itong sa baba. So, paatras. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, pihit uli. Slash.
dalawang pihit, sa dalawa. Tapos, 0 uli, negative 3, sa dalawa, tatlo, slash uli, dalawang pihit. Tapos, negative 1, paatras, negative 1 uli, paatras, slash, sa dalawa. Tapos, 1, tapos 4, 1, 2, 3, 4, slash uli, bali dalawang pihit, sa dalawa. Pagkatapos, 0, so wala akong gagalawin dyan, 3, ito, isa, dalawa, tatlo. Tapos, slash, dalawang pihit, isa, dalawa. Okay? So, ngayon, ito naman, lagay sa kanan, ito sa kanan din. Okay? So, ulitin natin yung algorithm. Okay? Sundin nyo lang. So, 1, tapos 0, wala akong gagalawin, slash, dalawang pihit, isa, dalawa. Tapos, 0, wala akong gagalawin dyan, negative 3, paatras, 1, 2, 3, slash uli. Tapos, 0 uli, negative 3, slash uli. Tapos, negative 1, negative 1, slash uli. Tapos, 1, then 4, 1, 2, 3, 4. Okay, ito yung guhit ha, slash uli. Pagkatapos, 0, wala akong gagawin dyan, 3, ito, 1, 2, 3, slash uli. Ayan, so isa na lang. Lagay uli sa kanan. Tapos ito, lagay din sa kanan para magkatapat sila. Okay? Tapos, gawin natin uli yung algorithm. So, 1, 0, wala akong gagalawin, slash, sa dalawa. Tapos, 0, wala akong gagalawin dyan, negative 3, ito. So, paatras, 1, 2, 3. Pantayin nyo lang dito. Tapos, slash, dalawang pihit, sa dalawa. Tapos, 0, negative 3 uli, 1, 2, 3. Okay, pantayin nyo lang to. Slash uli. Tapos, negative 1, negative 1. Pantayin nyo lang. Slash uli. Tapos, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Pantayin nyo lang to. Slash uli. Tapos, 0, wala akong gagalawin dyan. 3 sa baba. 1, 2, 3. Slash uli. Ayan. Tapos na yung edges niya. Okay? Ngayon, gagawin naman natin yung tapos na tayo sa orientation, gagawin naman natin yung permutation ng corners. So, kailangan meron tayong isang pares na pareho ang kulay. Halimbawa, orange to, dapat orange din to. Okay? So, kailangan pareho siya. Okay? So, ito, meron tayong isang pares na pula. Ito, isang pares na pula, ilalagay natin sa likod. Yan. Okay, tapos sundin nyo lang yung algorithm para magawa natin yung ibang sides. Kailangan magpares-pares din. Okay? So, ito na siya. Slash muna. Okay? Tapos 3. Tapos negative 3. Paatras. 1, 2, 3. Pantayin nyo lang dito. Slash. Tapos negative 3. Tapos 0, wala akong gagalawin dyan. Slash uli. Okay. Tapos 0, wala akong gagalawin dyan. 3. 1, 2, 3. Slash uli. Tapos 0, wala akong gagalawin dyan. Dito lang. Negative 3. 1, 2, 3. Slash uli. Tapos 0, wala akong gagalawin dyan. Dito lang. 3. 1, 2, 3. Slash uli. Okay, ayan na. Okay? So, nagpares-pares na siya. May isang pair na ng blue, isang pair ng red, isang pair ng green, at isang pair ng orange. Okay? So, yung sa baba, hindi pa siya na permutate. Okay? Ayan o. Hindi pa nalipat. Kaya hindi pa siya pares-pares. Kailangan ito, ilagay natin sa ibabaw. Para mailagay itong ilalim sa ibabaw, sundin nyo lang itong algorithm. Okay? Slash. Tapos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ito yung guhit. Tapos, sa baba, 6 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, slash. Bale, dalawang pihit. Isa, dalawa. Ayan, nasa ibabaw na yung puti. Okay? So, ngayon, itong corners niya, kailangan ma-permutate. So, dapat isang pares to. Okay? So, ito, meron tayong isang pares. Tamang-tama, nasa likod na siya. Okay?
Tapos, sundin nyo lang yung algorithm. Okay. So, slash uli. Tapos, 3. 1, 2, 3. Tapos, negative 3. Paatras. 1, 2, 3. Tapos, slash uli. Dalawang pihit. Isa, dalawa. Tapos, negative 3. Okay. 1, 2, 3. Paatras yun. Tapos, 0. Walang gagalawin dyan. Slash uli. Tapos, 0. Walang gagalawin dito. 3. Sa baba. 1, 2, 3. Slash uli. Tapos, 0 uli. Walang gagalawin dyan. Negative 3 sa baba. 1, 2, 3. Slash uli. Tapos, 0 uli. Walang gagalawin dyan. Dito, 3. So, 1, 2, 3. Slash uli. Okay? Ayan na siya. Ayan na siya. Okay na. Nagpares na. Okay? Ngayon, kailangan ibalik natin yung yellow o dilaw dito sa ibabaw. So, gawin uli natin yung algorithm kanina kung paano natin binaligtad, ginawang nasa ibabaw ang puti. Yun uli ang gagawin natin para magpalit uli. Kailangan dilaw ang nasa ibabaw. Ito, babalik natin sa baba o sa ilalim. Okay? So, slash uli. Tapos, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa baba, 6 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Ito yung guhit niya. Tapos, slash uli. Yan. So, nasa ibabaw na uli yung dilaw. Okay? So, ngayon, gagawin naman natin yung permutation ng edge pieces. Ito. Okay? So, kailangan ilipat. Katulad nito. Itong dalawa, corners niya, blue. Kaya dapat, blue din yung edge pieces. So, ito dapat ilipat dito. Okay? Yun ang permutation. Okay? So, ang paglagay ay ilalagay natin yung isa sa likod, yung isa sa kanan. Yung ipagpapapalit. Teka, tingnan natin. So, pag nilagay ko to sa likod, yung blue mapupunta dito. So, ayos na siya. Yung green mapupunta dito. Tapos, mamaya yung green mapupunta dito. Hindi pwede kasi magiging opposite yung red. Okay, so, pihit natin. Okay. Isa pa. Okay, so ito, yung red, mapupunta dito sa red. So, maayos na tong red. Itong orange, mapupunta dito. Okay? Tapos, orange mapupunta dito. Lalayo uli. Teka. Mukhang magkakaroon tayo ng parity dito eh. Nakikita ko na. So, ito, dilipat dito. Ito, dilipat dito. So, yung green mapupunta dito. Ayan. Ganito na lang. So, ito kasi pula-pula, dapat pula din dito. Kaya lang, pag ginawa natin yun, ang kalalabasan opposite. Okay? Kailangan magkatabi. Yung pagpapalitan o iso-swap, dapat magkatabi. Okay? Pag opposite siya, hindi mo siya maswap eh. Kailangan iuusog mo pa. Okay? So, ang gagawin natin, itong orange, ilalagay natin dito sa blue. Itong green, ilalagay natin sa red. Okay? Para yung green nito mapupunta na dito sa green niya at yung red mapupunta na dito sa red. Okay? So, kailangan muna natin ipagpalit itong dalawa bago natin magawa ito. Okay? So, yan ang gagawin natin. Isa sa likod, isa dito sa kanan. Okay? Ulitin ko ha. Itong orange, ilalagay muna natin dito sa blue. At itong green naman, ililipat natin dito sa red. Okay? Pag nagawa na natin yun, itong green at itong red magkatabi na. Okay? So, ang mangyayari, yung green, pag nilipat ko dito, ayos na yung green. Yung red, pag nilipat ko dito, ayos na yung red. Okay? So, yun ang mangyayari dyan. Pero kailangan muna natin ipagpalit itong dalawa. Maski na walang maayos, at least nausog na siya para maging magkatabi na itong dalawa. Okay? So, yung sa ilalim naman, yung sa ilalim ayos na. Pero masisira uli yan.
Kasi nga, a-adjust natin yung ibabaw. Yung edges ng ibabaw. Okay? So, orange dito, green dito. Okay? Pagpalit muna natin yan para maging magkatabing tong dalawa para maswap natin. Pag naswap natin, ayos na siya. Okay? So, gawin lang natin tong algorithm para sa edge permutation. Sundin nyo lang algorithm na nandito. Okay? So, negative 2, 0, walang gagalawin dyan, slash. 3, 0, walang gagalawin dyan, slash. Negative 1, slash. Negative 2, tapos 1, slash. Okay? Okay, so nagpalit na nga. Okay. So, yung ilalim, nagpalit din. Okay, okay lang yan. So, ngayon, pagpapalit na natin to. Yung green, lalagay na natin dito. Tapos na siya. Yung red, lalagay natin dito. Matatapos na rin siya. Tapos ito, maaayos uli. Okay? Tapos, pag naayos yan, ito matitira. Kaya may parity nga tayo. Kundi ako nagkakamali. Okay? Etong green, mapupunta dito. Ayos na siya. Etong red, mapupunta dito. Ayos na siya. Etong dalawa, magpapalit din. Yung red, mapupunta dito, ayos na siya. Yung blue, mapupunta dito, ayos na siya. So, ang mangyayari, sa ilalim, lahat, ayos na. Sa ibabaw, may matitirang dalawa. Ibig sabihin, may parity tayo. Okay? So, may algorithm para doon. Yan yung 13 pares na numero. Ganun po kahaba. Anyway, gawin mo po muna natin to. Okay? Ipagpalit muna natin to. Saka itong dalawa. Okay? So, lagay natin... itong dalawa lagay sa likod, tapos yung dalawa naman sa kanan. Sila ang magpapalit. Dito kasi ang palitan eh. Okay? So, gawin nyo lang tong algorithm. Negative 2, tapos 0, walang gagalawin dyan, slash. Tapos 3, 1, 2, 3, 0, walang gagalawin dyan, slash. Tapos negative 1, slash. Negative 2, tapos 1, ito yung guhit ah. Slash. Okay. So, yung ilalim, ayos na. Yung ibabaw, may natirang isang pares. Okay. So, pag ginawa natin yung algorithm para sa permutation ng edge pieces, hindi tayo matatapos. Kasi ito, ito mapupunta dito, ito mapupunta dito, di ayos na siya. Pero yung sa ibaba, magpapalit. Ito naman ang masisira. Pag inayos natin to, ito naman ang masisira. So, hindi tayo matatapos. Kaya, parity ang tawag dito. So, merong algorithm para dyan. Okay? Yung 13 pares. Ito po yun. Okay? Sundin nyo lang. Tapos, kung bumaligtad to, aayusin na lang natin kasi may algorithm din para dun. Kasi minsan kasi, bukod dito, sa isang pares na natira, ito, baligtad din. Okay? So, merong kaso din naman na isang pares ang baligtad, pero ito, hindi siya nakausli. Okay? Ito yun. So, ganun pa man, gawin natin tong algorithm para sa parity. So, ito, nakaharap sa'yo, yung isa nasa kanan. Okay? So, yan na lang ang hindi pa naaayos. Okay? So, parity tawag doon pag may natirang isang pares. So, sundin nyo lang tong algorithm. Okay? Slash. Negative 3. So, paatras. Tapos 0, walang gagalawin dyan. Slash. 0, walang gagalawin dyan. Tapos 3. Slash. 0, walang gagawin dyan. Tapos negative 3. Paatras. 3. Slash. 0, walang gagalawin dyan. Tapos 3. 1, 2, 3. Slash. Tapos 2. 1, 2, 0, walang gagalawin dito. Slash. 0, walang gagalawin dito. Tapos ito 2, 1, 2. Slash. Tapos negative 2. Paatras. 2. Tapos 0 dito. Walang gagalawin. Slash. Tapos 4. 4 siya. So 1, 2, 3, 4. Tapos 0. Walang gagalawin dito. Slash. Tapos 0. Walang gagalawin dyan. Ito lang. Negative 2. So paatras. 1, 2. Slash. 0 uli. Walang gagalawin dyan. Dito lang. 2. Paabante. 1, 2. Ito yung guhit. Slash. Tapos negative 1. Tapos 4. 1, 2, 3, 4. Slash. Tapos 0. Walang gagalawin dyan. Ito negative 3. 1, 2, 3. Slash. Tapos 0. Walang gagalawin dyan. Ito lang 3. 1, 2, 3. Okay.
Okay na. So, ito na lang ang natira. Yung edge pieces na to, ayos na lahat. So, okay na to, okay na to, okay na to, okay na to. Sa ilalim, ganun din. Okay na, at okay na. Okay? So, ito na lang natira. Okay? May algorithm para dyan. Yung middle layer natin, ito, baliktad. So, kailangan, may algorithm, sundin nyo lang to. Okay? So, slash muna. Slash. Tapos, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, sa baba, 6 din. Hindi, sa baba, 0 na. Wala tayong gagalawin dyan. Okay? Slash. Tapos, 6 uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung guhit, ha. Sa baba, 0 uli. Tapos, slash. Okay? Ayan na. So, ikot na lang natin to. Ayan. Buo na. Okay? Okay. Yellow, okay. Blue, okay. Orange, okay. Green, okay. Red, okay. White, okay. Okay na siya. Okay? So, nabuo na natin itong square 1. Okay? Ito po yung case na sinasabi ko na okay, yung sa ilalim, yung edge pieces niya o yung corner pieces niya, ayos na lahat. Okay? At saka yung mga edge piece niya, ayan, nasa yung mga edge pieces niya, nasa kanya-kanyang tamang pwesto na. So, wala nang problema. Dito naman sa ibabaw, yung mga corners niya, ayos na rin. Okay? Yung edge pieces naman, ito, 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 at ito, may natirang isang pares. May natirang isang pares na kailangan ipagpalit. Bukod doon, itong middle layer niya ay nakausli. Okay? Ayan. Itong middle layer niya nakausli kasi baligtad. Okay? Yung pula dapat nandito eh. Ito, pula dapat nandito. Itong orange dapat nandito sa likod. So, baligtad siya. Ito rin, okay, baligtad din. Isang pares na lang natira. Itong isang pares na natira, kapag ginawa natin yung algorithm para sa permutation ng edge pieces, ay hindi tayo matatapos. Okay? Kasi, pag ito naayos, itong sa ilalim naman ang masisira. At pag itong sa ilalim ang inayos natin, itong sa ibabaw naman ang masisira. So, hindi tayo matatapos. Ang tawag po dito ay parity. Pag may isang pares na lang ang natira, okay, at ito, baliktad, minsan hindi siya baliktad, parity po ang tawag doon. So, may algorithm po yun. Yan nga yung 13 pares ng numero. Okay? So, medyo mahaba nga po talaga. Pero pag nasanay kayo, madali na. Okay? Kailangan lang po talaga mag-practice. So, para ma-solve to, itong isang edge piece dapat nasa harapan nyo at yung isa naman nasa kanan. Ito. Okay? Nasa kanan. Tapos, syempre, yung pula nasa harapan nyo, yung dilaw nasa ibabaw. Okay? Ibig sabihin, yung green nandito sa kanan. Okay? So, sundin nyo lang tong algorithm para maayos natin to. Okay? So, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng dalawang edge pieces. Imbis na isa lang, magiging dalawang edge pieces ang kailangan iswap. So, pag nangyari yun, magagamit natin yung permutation ng edge pieces. Tapos, masosolve na silang lahat. Okay? So, ito, pag natira pa rin na kanyang baliktad, merong algorithm para dyan. Okay? So, gawin muna natin yung algorithm ng parity. Okay? So, ito na siya. Slash. Negative 3. So, paatras siya. Tapos ito, 0. So, hindi natin gagalawin. Slash uli. Tapos, 0. Positive 3. 1, 2, 3. Slash. 0 uli ito. Negative 3. 1, 2, 3. So, paatras yun. Slash. Tapos, 0 uli. Ito, positive 3. Or 3. 1, 2, 3. Slash. Tapos, ito, 2. 1, 2. Tapos, 0 to. Hindi natin gagalawin. Slash. Ito naman ang 0. Ito naman ang 2. 1, 2. Slash. Tapos, ito, negative 2. Paatras. 1, 2. Ito, 0. Hindi natin gagalawin. Slash. Tapos, 4. 1, 2, 3, 4. Ito, 0. Hindi gagalawin. Slash. Ito naman, 0. Ito ang negative 2. Paatras. 1, 2. Slash. 0 ulito. Ito, 2. 1, 2, slash. Ito, negative 1, paatras. Ito, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Slash. Tapos, 0 to.
Ito, negative 3, paatras. 1, 2, 3, slash. Tapos ito naman, 0, hindi gagalawin. Ito, 3. So, 1, 2, 3. Ito yung panukat natin, ha. Okay, yan. Ayos na siya. Okay, so nabuo na siya. Ayan. Dilaw, puti, blue, red, green, orange. Okay? So, nabuo na siya. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng tutorial video na to. So, practice lang po kayo para masanay po kayo. Kailangan nyo lang po talaga mag-practice. Okay? Ulit-ulitin nyo lang po yung video. Pag meron kayong hindi masyadong naintindihan, ulit-ulitin nyo lang. Makukuha at makukuha nyo yan. Basta magpa-practice lang po kayo. Okay? Doon kayo masasanay sa pag-practice talaga eh. Doon nyo po makukuha at para mas mabilis nyo matandaan yung mga algorithm. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. Sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo. Okay? So, huwag kalimutan mag-subscribe.